Miss Kat, bakit ngayon ka lang? Ang nag-aalalang mukhang yun ng katulong ang bumungad sa dalagang si Kat pagkapasok pa lang nito sa malawak na bakura ng mansyon na pag-aari ng mag-asawang Sarmiento. Para ka namang laging bago. Masiglang initian niya ang katulong na halos hindi nalalayo ang edad sa kanya. Mayordoma nila ang ina nito, kaya ang katulong na rin ito ang nagsisilbing PA niya. For short, personal alalay. Alam mo naman, palagi akong late na umuuwi, di ba? Hindi ako naninibago, Miss Kat, pero kasi meron ka pong problema. I mean, tayo pala. Palagi naman kasi akong nasasangkot sa gulo mo eh. Tinaasan niya ito ng kilay. Baka nakakalimutan mo kung sino kinakausap mo, alalay? At kapag tinaasan niya na ito ng kilay, ibig sabihin lang noon ay hindi niya nagugustuhan ang sinabi nito. Kaya naman kaagad na namutla si Mara at mabilis na nagbaba ng tingin. Paumanhin po, Miss Kat, pero kasi kinakabahan lang talaga ako sa maaaring mangyari. Siguradong makukurot ako ni nanay nito. Ano ba kasing problema? Sa halip na sagutin ay inakay na lang siya nito papasok sa malawak nilang salas. At mula doon ay halos maituod siya sa kinatatayuan ng makita ang mga taong naghihintay sa kanya. May 3 pulis lang naman ang kinakausap ang kanyang mga magulang. Matutuwa na sana siya dahil ngayon niya lang uli nakita ang mga ito. Halos hindi na kasi umuwi ang mga ito sa mansyon dahil busy ang mga ito sa kani-kanilang negosyo. Pero teka, ano nga bang ginagawa ng mga pulis na ito dito? Bago pa niya matanong ang kasama ay kaagad na bumaling sa kanya ang tingin ng mga ito. Pilit tuloy ang ngiti na nilapitan niya ang mga magulang. Ngayon pa lang kasi kinakabahan na siya sa tingin ng mga ito. Idagdag pa ang mga pulis. Mommy? Daddy? Umuwi ka pa pala. Galit na pagsalubong ng kanyang ama. Kita niya pa kung paanong hinawakan ng kanyang ina. Ang matandang doon para siguro pakalmahin ito. Sige na po, Sarhento. Kakausapin lang namin ang anak namin. Anang kanyang ina na peking nginitian ng mga pulis. Siyempre pa, kailangan itong magbait-baitan sa harap ng ibang tao. Baka masira ang pangalang iniingatan ng mga ito. Lihim siyang napairap sa isiping iyon. Sige po, ma'am. Babalik na lang po uli kami pagkatapos ng investigasyon. Saad ng pulis, pagkuway nagpaalam na rin ng mga itong aalis. Hanggang kailan mo babalak sirain yung buhay mo, Catherine? Wala na yatang araw na hindi ka napapasama sa gulo. Last time, nakipagsabunutan ka sa bar. Pati waitress na nagtatrabaho ng maayos sa coffee shop, pinahiya mo. And now, sangkot ka na naman sa banggaan ng kotse. Ano pa bang mas malala mong gagawin? Sabihin mo na sa amin para hindi na kami nagugulat pa. Mahabang litanya ng kanyang ama. Nang mapagsolo silang 3 sa library ng kanilang mansyon. Matatagpuan iyon sa 3 palapag nito. Mariin siyang napapikit ng maalala ang nangyari kanina. Kasama niya sa sinasakyang kotse ang nobyo na si Carl. Kasalukuyan silang nag-aaway noon. Nakikipaghiwalay na kasi ito sa kanya. Ang kaso ay mapilit ang huli kaya hindi na siya nag-focus ng maayos sa pagda-drive. At hindi niya na nakita na may sasalubong pala sa kanilang isang motor. At huli na para maiiwas niya ang kotse. Dahil kaagad nang sumalpok ang motor sa kanilang sasakyan. Mabuti na lang talaga at hindi siya napuruhan, kaya agad siyang nakatakas. Iniwan niya si Carl na hindi naman naghihingalo, pero kinailangan niyang gawin dahil alam niyang minuto lang ay darating na din ang mga pulis. Bahala nang magalit sa kanya ang nobyo. Ito naman kasi talaga ang may kasalanan. I'm sorry po. Walang gana niyang tugon. Hindi na para magdahilan pa siya, hindi rin naman kasi siya pinaniniwalaan ng mga ito. Sa pinaparamdam kasi ng mga ito sa kanya, parang siya na ang pinakamasamang anak sa buong mundo. Sige na, iha, matulog ka na. Kami na ang bahalang makipag-usap sa lalaking nabunggo niyo. Lihim siyang napairap sa sinabi ng kanyang ina. Hindi talaga siya natutuwa sa pinapakita nitong kabaitan ngayon.
Mukhang nakakatakot ang kanyang ama pero ang kanyang ina talaga ang palaging nananakit sa kanya. Kaya nga nagulat siya ngayon dahil hindi man lang siya nakatikim ng sampal mula rito. Gusto kong bukas ay ayusin mo rin ang sarili mo at may kakausapin tayong importanteng tao. Wika na naman ang kanyang ama. Marahan na lang siyang tumango bago tahimik na tinungo ang pinto palabas ng library. Umiiyak na humiga na lang siya. Oo nga at pinanganak siyang may marangyang buhay. Sabi nga ng iba, may ginto siyang kutsara. Nakukuha niya lahat ng gusto niya. Ito nga at kahit graduate na siya ay hindi pa rin siya nagtatrabaho. Of course, hindi naman siya magugutom kahit maghapon lang siyang humilata. Mayaman naman kasi talaga ang pamilyang pinagmulan niya. Pero hindi niya pa rin makuhang maging masaya. Sinong sasaya kung hindi mo naman maramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga ng iyong mga magulang? Minsan nga'y ipinagdarasal na lang niya na sana ay maging mahirap na lang siya. Kasi buti pa ang mga yon, kakaunti man ang pagkaing nakahain sa lamesa, kompleto naman ang pamilya. Hindi katulad niya, mag-isang kumakain sa napakahabang lamesa. Mariin niyang pinunasan ang mga luha bago ipinikit muli ang mga mata. At tulad ng nakagawian, matutulog na naman siyang masama ang loob. Samantalang, makikita naman sa loob ng maingay na bar si Lander. Sa harapan niya ay nakaluhod ang umiiyak na babae. Please, hayaan mo na lang akong mahalin ka, Lander. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Nagmamakaawang saan Rachel. Pero sa halip na maawa si Lander, ay mas lalo lang siyang nainis dito. Pinakaayaw niya kasi sa lahat ay mga babaeng desperada at nagmamakaawa ng pagmamahal. Nakakababang tingnan iyon para sa mga babae dahil ang mga katulad nito ay ang dapat na minamahal at nililigawan. Tapos na ang araw na binigay ko sa iyo, Rachel. Dapat nga magpasalamat ka pa at isang buwan din ang tinagal ng relasyon natin. Hinit-hit niya ang hawak na sigarilyo bago yun tinapon at inapakan. Pagkuway binalingan niya ulit ng tingin ng dalaga. Tumayo ka dyan, bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Pinal na saad niya. Hindi mo yun pwedeng gawin sa akin. Please naman, Lander. Kahit ako na lang ang magmahal sa ating dalawa, kahit hindi mo na ako mahalin. Pangungulit pa nito. Marahas na nagbuga siya ng hangin at binalingan niya ng tingin ang tatlong bodyguard na nakatayo lang sa di kalayuan sa kanila. Pagkuway, sinenyasan niya ang mga ito. Kaagad namang lumapit ang mga ito at hinawakan sa magkabilang braso ang babae. Pitiwan niyo ako, ano ba? Nobya ako ng boss niyo. Pilit na pagpupumiglas nito. Sige na, ilabas niyo na yan. At huwag nang papasukin pa dito. Utos niya sa mga tauhan niya. Pilit mang nagmatigas ang babae pero dahil malalaking tao ang mga guard kaya walang hirap nila itong inailabas. Inayos niya na rin ang sarili bago pumasok sa sariling sasakyan. Ngayon ay makakahinga na siya ng maayos. Ang akala niya talaga ay okay na si Rachel. Mabait kasi ito at talagang magaling sa kama. Pero habang tumatagal ay nagiging silosa at possessive na ito kaya naman kaagad niya nang pinutol ang ugnayan dito. At siguradong hindi lang naman siya ang makakahinga ng ayos ngayon. Pati na rin ang mga kapatid at mommy niya. Ayaw kasi ng mga ito kay Rachel. Iho, puti naman at dito mo naisipang umuwi. Ang matamis na ngiti ng kanyang ina ang agad niyang nabungaran pagkapasok pa lang niya sa mansyon. Of course, Mom. Hindi yata nabubuo ang araw ko nang hindi ka nakikita. May katotohanang wika niya bago ito niyakap. Bad billionaire man siya sa harap ng maraming tao na talagang hindi ka babakasan ng kahit anong emosyon ng muka. Pero kabaligtaran iyon kapag nasa loob siya ng bahay at kaharap ang kanyang mga magulang. Dahil nga sa bunso ay siya rin ang pinakamalambing sa lahat. Oh, that's so sweet! Pakisingit na rin sa schedule mo bukas. We have a dinner meeting with Mr. and Mrs. Sarmiento. Bumaling ang tingin niya sa kanyang ama. Copy that, Dad. Tugon niya rito bago umakyat sa kanyang silid. Bukas ay tambak na naman ang papeles na kanyang kakaharapin.
idagdag pa ang problema sa pinapatakbo niyang bar. Problema dahil halos tambak lagi ang mga taong pumupunta doon pero bakit tila ay nalulugi pa rin ang kita ng bar. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa coffee shop na isa rin naman sa pagmamay-ari niya. Andiyan na naman yung masungit nating customer. Sino na naman kayang ipapahiya niya ngayon? Kinakabahan nga ako. What if ako naman ang ipahiya niya? Rinig niyang bulungan ng mga waitress na nadaraanan niya. Kasalukuyan siyang patungo sa nagsisilbing opisina niya ngayon. Nang makita nga siya ng mga ito ay kani-kanyang ngiti at pagbate ang ginawa ng mga ito. Pero hindi doon natuon ang atensyon niya, kundi sa sinabi ng mga ito kanina. Kahapon nga kasi ay nakarating sa kanyang balita na may customer daw sila na basta nalang nagalit at sinigaw-sigawan ang isa niyang trabahador. Nagkataon naman na busy siya kahapon kaya hindi na siya nakapunta pa sa coffee shop. Pagkarating sa opisina ay papagsak siyang naupo sa swivel chair at tinawagan ng kanyang assistant. Wala pang ang 5 minuto ay nasa harapan na niya kaagad ito. Yes po sir, pinapasabi niya po na hindi na raw po siya papasok. Saad naman ito na ang tinutukoy ay ang waitress na pinahiya kahapon ng customer daw nila. Kamusta naman siya? Hindi niya maiwasang huwag mag-alala. Oras kasi na magtrabaho sa kanyang isang tao ay nagiging mahalaga ang mga ito para sa kanya. Hindi man halata pero malaki rin ang pasasalamat niya sa mga ito. Kaya ngayon pa lang ay sobrang galit na ang nararamdaman niya sa walang hiyang customer na yun. Ayos naman daw po siya, yun nga lang, hindi pa rin niya makalimutan ang ginawang pagpapahiya sa kanya. Lihim siyang napamura. What's her name again? Sir? Pag-uulit nito na tila ay hindi naintindihan ang tinutukoy niya. You know, I hate repeating. Mahina ngunit may diing wika niya. Kaagad namang namutla ang babae. I'm sorry sir. Catherine Sarmiento po ang pangalan niya. Natigilan siya sa sinabi nito. Very familiar ang pangalan nito. Nandito ba siya ngayon? Yes sir. Yan po ang problema. Halos lahat kasi ng waiters natin natatakot na mag-serve sa kanya. Baka daw kasi ipahiya din sila. Ibig sabihin lang nun, hindi na nila mahal ang trabaho nila. Go on, sabihin mo sa kanila na pagsilbihan ang ating customer. At oras na mag-eskandalo ulit ang babaeng yon, ako na ang haharap sa kanya. Yes po sir. Kung gaano kabilis itong dumating ay ganun din kadali na nawala ito sa kanyang paningin. Catherine Sarmiento, alam mo bang may isang tao na munti ka ng masira ang buhay dahil sa ugali mo? Saad niya sa sarili habang nginangat-ngat ang ballpen. Darating ang araw na magtatagpo rin ang landas natin and I will make sure na mararanasan mo ring mapahiya. Ano ba yan? Hindi ka kasi nag-iingat? Tatanga-tanga? Halos kumulog ang galit na boses na iyon ni Kath sa 4 na sulok ng coffee shop. Tuloy na inaagaw nila ang atensyon ng ibang customer. At paano bang hindi siya sisigaw? Natapon lang naman sa kanya ang mainit na kape na in-order niya. Pasalamat na lang at medyo makapal ang suot niyang damit na pinaresan pa ng jacket. Pasensya na po ma'am. Napairap siya nang marinig ang nanginginig nitong boses. Habang lihim naman na napangiti ang waitress na si Leia. Sinadya niya talagang itapon dito ang kape para man lang maiganti niya ang kaibigan na ipinahiya nito kahapon. Pasensya? Bobo ka ba? Ang init kaya ng kape mo? Sa'yo ko kaya ito'y buhos, gusto mo? Halos maglabasan ang ugat sa liig ni Kat dahil sa sobrang galit. Padabog na kinuha niya ang cup na naglalaman pa ng kaunting kape at akmang ibubuhos iyon sa babae. Nang may isang matigas na kamay ang pumigil sa kanya. Miss, kapag tinuloy mo yan, para mo na rin pinatunayan na may pinag-aralan ka nga pero hindi mo naman ginagamit sa tama. Natigilan siya nang marinig ang baritonong boses na yon. At nang lingunin niya ito ay hindi nga siya nagkakamali. Gwapo nga ang nagmamay-ari ng boses. Hindi naman nabago sa kanya ang makakita ng gwapo. Ilang artista na rin ang nakarelasyon niya
Pero ang isang ito, talagang kakaiba. Tila ay hinihigop siya ng mga mata nito. Makinis ang mukha nito. Tisoy, makapal ang kilay at matangos ang ilong. At ang labi nito, sigurado siyang magaling yung humalik. Sigurado din siya na may natatagong 6 na pandesal sa loob ng suot nitong black suit. Maganda rin ang tindig ng katawan nito. Bitiwan mo nga ako. Pero dahil galit pa rin siya, hindi siya mapipigilan ng kahit na sino. Kahit pa nga ang gwapong lalaki na ito na siyang unang beses na nagparamdam sa kanya kung ano ang slow-mo. Teka, sino ka ba at nakikialam ka? Bakla ka ba? Sayang ka naman kung ganun. Ito naman ngayon ang hinarap niya. Alam mo, kung aanakan kita ngayon, siguradong pagsisisihan mong inakusahan mo akong bakla, miss. Matigas nitong wika kapag kuway si Nenyasan ng babae sa likuran niya na umalis na. Hoy! Huwag kang umalis! Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya ng lingunin ng walang hiyang waitress at makitang tinalikuran siya nito. Hayaan mo na siya, miss. Kung ano man ang naging kasalanan niya, ako nang humihingi ng pasensya. Pero mali pa rin ang ginawa mong paninigaw sa kanya. Naningkit ang mga mata niya sa narinig. At sino ka ba para mangialam? I'm the owner of this coffee shop. Oh? Lihim siyang napasinghap. Bata pa palang may-ari ng magandang coffee shop na ito. So, ikaw palang may-ari. Pwede bang ituro mo naman sa mga trabahador mo na ayusin ang trabaho nila? Huwag ka mong tatanga-tanga at boba. Pwede naman, kung aayusin mo lang din yung ugali mo. Palagi ka nalang nakasigaw. Siguradong malungkot ang buhay mo, no? Kaya galit na galit ka rin sa ibang tao. Am I right, Miss Sarmiento? Nagtagis ang mga bagang niya sa kanyang narinig. At ano bang pakialam ng lalaking ito sa buhay niya? Wala ka ng pakialam doon, mister. At hindi rin naman ako magagalit kung maayos silang nagtrabaho. Ah, okay. Ngayon ay nakakasiguro na rin ako na walang nagmamahal sa'yo. Bakit? Kasi masyado kang perfectionist. Kawawa ka naman pala, miss. Nakangisi at nang uuyam siya nitong tiningnan. Hindi naman kaagad siya nakahuma sa narinig. Napasulyap muna siya sa paligid. Sa lakas ng boses ng lalaking ito, hindi malabong narinig iyon ng mga tao sa paligid nila. Kaya nga ang iba ay nanunood pa rin sa kanila. At alam niyang nasaktan siya dahil totoo naman kasi ang sinabi nito. Wala naman talagang nagmamahal sa kanya. Kahit nga magulang niya, hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng mga ito. Kaagad na nangilid sa luha ang mga mata niya. At bago pa man siya tuluyang maiyak sa harapan nito, ay nagmarcha na siya palabas ng coffee shop. At ipinangako sa sariling hinding-hindi na siya babalik pa ulit doon. Samantalang halos magtalunan sa tuwa ang mga staff ng coffee shop nang makita kung paanong umusok ang ilong sa galit ng dalaga. Nag-apiran pa sila sa bawat isa. Sa wakas kasi ay naiganti rin ang kanilang boss ang kaibigan nilang ipinahiya ng dalaga kahapon. Pero kabaligtara naman ang nararamdaman ni Lander. Habang nakatingin pa rin sa pinto na pinaglabasan kanina ni Cass, tila ba ay nagigilty siya, lalo na nang makita ang sakit sa mga mata nito. Okay ka lang ba, boss? Tanong ni Jano, ang personal driver niya, na halos magkaedad lang sila nito. Sinulyapan niya muna ang kamay nito sa balikat niya, pagkuway marahang tumango. Magsibalik na kayo sa mga trabaho niyo. Maotoridad niyang utos. Kaagad namang nagpulasan ng mga ito na ngayon ay may mga ngiti na sa kani-kanilang labi. Ah! Nakakabwisit kang lalaki ka! Malakas na pagsigaw ang pinakawala ni Kat nang makapasok siya sa mansyon. Ano pong problema mo, Miss Kat? Nag-aalalang tanong naman ni Mara. Kahit naman kasi maldita ang amo niyang ito, ay napalapit na rin ang loob niya rito. Lalo na at hindi naman talaga ganun kasama ang ugali ng dalaga. Matagal na silang magkasama kaya mas alam niyang mabait ito. Hindi niya nga lang maintindihan kung bakit mas pinipili nitong ipakita ang masama nitong ugali. Ang lalaking yun, ipinahiya niya ako.
Padabog siyang umupo sa sofa. Sino pong lalaki? Tanong niya na ikinatigil naman ito. Noon lang napagtanto ni Kat na hindi niya nga pala alam ang pangalan ng buwisit na lalaking iyon. Paano niya nga pala yun magagantihan? Hindi ko alam. Wala rin pala akong planong alamin pa. Si Carmen ang bahalang gumanti sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga. Sa ngayon kasi ay mas nagagalit siya sa kanyang sarili. Paano ba ganaman kasi, hindi pa rin mawala sa imahe niya ang gwapong mukha nito. Sigurado ka po? Sa nakikita ko po sa inyong mga mata, parang hindi ka matatahimik hanggat hindi siya nagagantihan. Nang uusig na tiningnan siya nito, kumibot ang gilid ng labi niya. Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Whatever. Marahas siyang tumayo at mabilis itong tinalikuran, pero tumigil din siya nang may maalalang sabihin. Magkukulong ako maghapon sa aking silid. Ayoko ng istorbo, okay? Yun lang at tuluyan niya nang tinungo ang hagdan papunta sa kanyang silid. Dapat ay hindi na siya nalulungkot. Hindi na dapat siya maaapektuhan sa sinabing iyon ng lalaki kanina. Pero bakit nasasaktan pa rin siya? Ganun na ba talaga kalungkot ang buhay niya para mahalata pa ng ibang tao? Mariin siyang pinunasa ng mga luha. At oo, eto na naman siya ngayon. Umiiyak. Kinuha niya ang cellphone niya at pinagmasdan na lang doon ang litrato ng kanyang mga magulang. Wala silang family picture. Siyempre, kailan ba kasi sila nabuo? Simula nang magkaisip siya, ay si Mara at ang ina na nito ang palaging kasakasama niya. Kahit may events sa school, ang mga ito ang pumupunta. Pinakamasakit pa sa part niya ay hindi niya man lang nararanasang i-enjoy ang family day na laging nagaganap noon sa school nila. Siyempre, hindi niya naman kasi pamilya ang kasama niya palagi. Pero hindi niya naman magawang magtanim ng sama ng loob sa mga ito. Iniisip niya na lang na para sa kanya rin naman, kaya busy ang mga ito. Hindi naman kasi talagang nagkulang ang mga ito sa pagbibigay ng mga pangangailangan niya. Sa sobrang kalungkutan, hindi na namalayan ni Kat na nakatulog na pala siya, na umiiyak. Kung hindi lang tumunog ang cellphone niya, ay baka hindi pa siya magigising. Hello? Humihikab na bungad niya sa caller. Kasalukuyan niya pang kinukusot ang mga mata niya. Prepare yourself. Kumunta ka dito sa address na ititext ko sa'yo, okay? Seryosong wika ng kanyang ina sa kabilang linya. Napaayos siya ng upo nang ma-realize na ito pala ang tumatawag. Mommy? Ayusin mo ang sarili mo. Ayoko ng late. Dagdag pa nito na hindi man lang pinansin ang excitement sa boses niya. Hindi na rin siya kaagad nakaimik dahil pinagbabaan na siya ng linya. Ay, konti na lang iisipin ko na talagang ampun ako. At bago pa muling lamunin ang kalungkutan ay nagmadali na siyang bumangon at nagtungo na sa CR. 6 PM ang oras na ibinigay ng kanyang ina. So dapat before 6, andun na siya. Ano po ba talagang meron, ma'am? Kanina pa kinukulit ni Lander ang ina kung ano bang pagmimitingan nila ng mag-asawang Sarmiento. Malalaman mo rin mamaya, iho. Just be patient, okay? Tipid pa siya nitong nginitian. At talagang alam na alam ng kanyang ina kung paano siya paaamuin. Pasensya na kayo ha, baka na traffic lamang ang aming anak. Dumako naman ang tingin ni Lander sa ginang. At isa pa sa pinagtataka niya ay kung bakit kailangan pang hintayin ang anak ng mga ito. Mukhang hindi niya magugustuhan ang maaaring mangyari ngayon. It's okay, no need to worry. Turan dito ng kanyang ama. Pero kung sa mga ito ay ayos lamang, sa kanya naman ay hindi. Napaka-irresponsable naman kasi ng taong yon. Alam niyang traffic, edi sana'y inagahan na nito ang pagpunta. Can I excuse myself? Kaagad niyang naagaw ang atensyon ng mga ito nang tumayo siya. Tinatawag lang ako ng kalikasan. At nagawa niya pang magbiro kahit nagiinit na sa inis ang ulo niya.
Nang marinig niya ang pagpayag ng mga ito ay mabilis niya nang tinungo ang palikuran. Subalit nasa hallway pa lang siya ay agad na siyang natigilan ng makilala kung sino ang babaeng makakasalubong niya. Tingin niya ay nanggaling ito sa CR ng mga babae. At mukhang nakikilala din siya nito dahil maging ito ay natigilan rin nang makita siya. At ano namang ginagawa ng babaeng hindi kamahal-mahal sa hotel ng pag-aari ng kapatid ko? Pang-uuyam niya pa rito. Ewan ba pero gustong-gusto niyang inaasar ito. Naaaliw siya sa ekspresyon ng mukha nito. Tulad ngayon na pinagtataasan na naman siya ng kilay. Ano bang pakialam mo? Kayang-kaya kong bilhin ang hotel na to in just a snap. So pwede ba? Umalis ka sa daraanan ko. Pagak siyang natawa. Oh, nakakatakot naman yun. Anyway, hindi ko na pahahabain pa tong chitchat natin ha. You know, hindi ko kasi sasayangin ang oras ko sa mga babaeng... Saglit muna niya itong hinagod ng tingin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Katulad mo. Aniya, bago ito nilagpasan. Nagpupuyos naman sa galit na hinabol ng tingin ni Cass ang binata. Pasalamat ka rin at late na ako sa pupuntahan ko. Sambit niya na tanging siya na lang ang nakarinig. Huminga ulit siya ng malalim bago tinungo ang table kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Ngayon pa lang ay pinagagalitan niya ang kanyang sarili. Late siya. Siguradong nakamamatay na sermon ang aabuti na naman niya mamaya. Ma'am, Dad? Kinakabahan man ay nagawa niya pa ring pakalmahin ang kanyang sarili. Oh, she's here! Anang kanyang ina. Nagulat pa siya nang salubungin siya nito ng yakap. Have a seat, baby. Feeling niya ay nabibingi siya sa tinawag nito sa kanya. Kahit tagal niyang hiniling na marinig ang malambing nitong boses at ngayon nga ay pinagbigyan na siya. Nang makaupo siya ay pinakilala siya ng kanyang mga magulang sa mag-asawang Montesilio. Ang ganda-ganda mo, iha. Siguradong bagay kayo ng anak ko. Ano po yun? Sa gulat ay hindi niya napigilang mapalakas ang boses. Kaagad din siyang napapikit ng mariin ang maramdaman ng kurot ng kanyang ina sa kanyang tagiliran. Your voice, iha. Matalim na tiningnan siya ng dati niya. Pasensya na kayo, nagulat lang siya. Kaagad din itong nginitian ang mag-asawa. Maging ako rin naman, nagulat din. Kaagad na naagaw ang atensyon nila nang lalaking bigla na lang sumulpot. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok ng sariling laway. Siyempre naman, kilalang kilala niya ang boses na yon. Maupo ka na, iho. At nang mapag-usapan na natin ang rason ng pagkikita ngayong gabi. Mahina, ngunit maotoridad ang boses na iyon ni Don Montesilio. Hindi naman halos nagtataas ng tingin si Cass sa buong oras ng magkakausap ang mga ito. Dahil alam niyang kapag ginawa niya yun ay magtatama ang tingin nila ng binata. Ngayon kasi ay ramdam niya ang mga titig nito. Tuloy ay hindi niya ma-enjoy ang kinakain niya. Ready-ready na rin ang lahat para sa nalalapit nilang kasal. Hindi sinasadyang nabitiwan niya ang hawak na baso nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Tuloy ay pabagsak iyong nahulog sa lamesa. Mabuti na lang at wala na yung laman. Papasensya na po. Pero ano po bang tinutukoy niyong kasal? Iha, di ba't napag-usapan na natin ito? Ikaw at si Lander ay kakasal. Malambing na wika ng kanyang ama pero matalim naman ang tingin sa kanya. Wala tuloy sa sariling dumako ang tingin niya sa binata. Saktong nakatingin din ito sa kanya. At bakit pa mas kinakabahan siya sa klase ng tingin nito sa kanya. Marahan na lang siyang tumango at hinayaan ang mga ito na mag-usap. Tutal ay hindi rin naman nakikisali si Lander sa usapan ng mga ito. Mukhang pati ito ay sunod-sunuran rin lang sa mga magulang. Nagtagal din ng halos isang oras ang meeting na pinag-uusapan ng mga ito bago iyon natapos. Mom! Dad! Ano bang ibig sabihin nun? Ipinagkasundo ninyo ako nang wala man lang akong kalamalam? Tanong kaagad ni Lander nang makarating sila sa mansyon.
Ang totoo ay kanina pa nangangati ang dila niya para tanungin ang mga ito tungkol sa bagay na yon. Hindi niya lang talaga magawa kanina dahil ayaw niya namang ipahiya ang mga ito. Pasensya na anak. Alam ko kasi na oras na ipinaalam namin sa'yo, hindi ka pupunta. Nag-aalalang wika naman ng mami niya. Of course, Mom. At sino bang papayag ng ganun? Ni hindi ko man lang kilala ang babaeng yun. Napapalatak siya sa inis. At saka isa pa, alam niyo naman po kung ano ang dahilan. Hay, dahil na naman ba kay Trixie? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi na yun babalik sa'yo? Bakit ba hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya magawang kalimutan? Hindi kaagad siya nakaimik sa sinabing iyon ng kanyang mommy. Magpapakasal ka sa kanya, sa ayaw man o sa gusto mo, iho. Maotoridad namang utos ng kanyang ama. No! Bakit niyo ba kasi ginagawa sa akin to? Bakit hindi ninyo ako hayaan katulad ng ginagawa niyo sa mga kuya na pinakasalan ng mga babaeng totoo nilang mahal? Tuluyan ang sumabog ang sama ng loob na kanina niya pa kinikimkim. Dahil naman sa gulat, sa biglaan niyang pagtaas ng boses ay hindi kaagad nakaimik ang mga ito. Alam niya naman kasi na kung bumalik naman si Trixie, ay wala na rin talagang pag-asa pa na muling madugtungan ang kanilang pagmamahalan. May asawa na rin kasi ito at hindi naman siya tanga para magpakamartir pa dito. Sana alam mo na para sa iyo itong ginagawa namin, iho. Basag ni Sandra sa katahimikan. At masakit na makita na yung mga kuya mo masaya na sa mga buhay nila habang ikaw, eto, patuloy na naghihintay sa babaeng nanakit sa'yo. Hindi ako naghihintay, Mom. Wala akong hinihintay. Tsaka, choice ko to, ang mapag-isa muna. Putol niya sa anumang sasabihin pa nito. Ang kanyang ama ay nanatiling tahimik lang na nakamasid sa kanila. Okay, sige. So sigurado ako, choice mo rin nakalimutan na, mami mo ako. Mahina ngunit mariing wika ng kanyang ina, dahilan para mamilog ang kanyang mga mata. Mommy! Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito, ngunit matigas lamang na sinalubong iyon ng kanyang ina. Fine! Kasabay ng pagsabunot sa buhok, ang pagbuga niya ng marahas na hangin. Pumapayag na ako. Then that's good. Hindi matatapos ang linggo na ito na hindi kayo ikinakasal. Mula sa matigas na reaksyon ay napalitan ng ngiti ang mukha ng kanyang ina. Napasingha pa siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. Pagpasensyahan mo na ang mami mo. Natatakot lang siguro siya na tumanda kang binata. Anang kanyang ama nang mapagsolo sila. But anyway, alam kong darating ang araw na maiintindihan mo rin kung bakit namin ito ginagawa. Marahan siya nitong tinapik sa balikat bago siya tuluyang iniwan. Samantalang kaagad na nagtago sa gilid ng pintuan ng katulong na si Mara, mauulinigan niya ang pagtatalo ng mga amo. You can't do this to me, Mom! Dad! Mangiyak-ngiyak na wika ni Kath pagkapasok pa lamang nila sa mansyon. Yes, we can! Nagawa na nga namin, hindi ba? Katunayan, one of this day, kakasal na kayo. At huwag mo nang tangkain pang tumakas. Hindi siya halos makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na magagawa ng sarili niyang mga magulang na ipatali siya sa lalaking mayabang na yon. Sa lalaking na mahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Pero ang hindi niya talaga matanggap ay ang katotohanan na wala talagang pakialam sa kanya ang mga magulang niya. Bakit niyo po ba ito ginagawa sa akin? Mariin niyang nakagat ang lower lip nang tuluyan ang kumawala ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Talaga bang wala kayong pakialam sa akin? Stop the drama, Catherine. Singhal naman ang kanyang ama. Ito lang ang nakikita naming paraan para magtinuka. Diba, gusto mong makalaya na mula sa paghihigpit namin sa'yo? Eto na, ibinibigay na namin. Dahil oras na maging Mrs. Montesilio. Hindi ka na namin pakikialaman sa gusto mong gawin sa buhay mo. Mariin siyang napailing. Mali kasi talaga ang mga ito. Mas gusto niya pang pinakikialaman siya ng mga ito, ang mga desisyon niya sa buhay, dahil doon niya lang nararamdaman na
magulang niya ang mga ito. Tama ang iyong ama. Just please make us proud just for now. Alam namin hindi madali ang hinihiling namin. Pero oras naman na magkaanak na kayo, pwede na kayo maghiwalay. Singit naman ang kanyang ina na siyang ikinalaglag ng kanyang panga. Magkakaanak? Marahan siyang napaatras habang patuloy na umiiling. Ano bang pinagsasasabi niyo? Hindi pa nga niya matanggap na ikakasal na siya, tapos isa pang pasabog ang maririnig niya. At paano nasasabi ng mga ito na magpapaanak siya sa lalaking hinusgahan ang buong pagkatao niya? Gawin mo to kung talagang mahal mo kami, Cass. Yun lang, at tinalikuran na siya ng kanyang ina. Nanghihina namang napaupo siya sa malambot na sofa. Alam naming hindi kami naging perpektong magulang, Cass. Pero sana, mapagbigyan mo kami. Huwag ka mag-alala. Pinili ko si Lander dahil alam kong hindi kanya magagawang saktan. Wika muli ng kanyang ama. Kung yan pong makapagpapasaya sa inyo, gagawin ko po. Salamat, anak. At napasinghap siya sa gulat nang bigla na lang siya nitong yakapin. At kung may maganda mang nangyari ngayong araw, siguro ay ang maramdaman niya ulit ang init ng yakap ng isang ama. Samantala, sa loob ng bar ay makikita sa gilid ng stage ang table ni Lander kung saan ay nag-iisa siyang umiinom. At sino nga ba ang tatawagan niya sa ganitong oras? Busy na ang mga kuya niya bukod sa may sarili na itong mga pamilya. May mga trabaho pa kaya eto siya, mas pinipiling mapag-isa sa gitna ng maraming tao. Sinong mag-aakala na Brohildang babaeng yun pala ang kailangan kong pakasalan? Nakakairita. Inisang lagok niya lang ang hawak na bote ng alak. Naniniwala siya kung gusto talagang magpakalasing ng isang tao, hindi na ito gagamit pa ng kupita. Hi! Kanina pa kita napapansing nag-iisa. Hindi na ako nakatiis kaya nilapitan na kita. Automatic kong tumunghay ang mukha niya para aninagin ang mukha ng babaeng bigla na lang lumapit sa kanya. Pilyo siyang napangisi. Kay tagal niyang hindi narinig ang boses nito. At ngayon ay masasabi niya sa sarili na sa wakas ay naka-move on na nga siya. Anong ginagawa ng may asawang tao sa lugar na to? Nanunudyo niyang tanong. Pagak naman itong natawa sa sinabi niya. Hindi ka pa rin pala nagbabago, mapang-asar ka pa rin. Umupo ito sa tabi niya, kahit na hindi naman niya inaanyayahan. Alam mo bang natutuwa ako? Alam ko kasi na hindi na ako ang dahilan ng pag-iinom mo. Saad nito, pagkuway kinuha ang isang bote ng alak at binuksan iyon bago diretsyong ininom. Hindi ka dapat umiinom, Trixie. Masama sa pagbubuntis mo yan. Saway niya dito at kinuha ang alak mula roon. At oong at ex-girlfriend niya ang babaeng bigla na lang lumapit sa kanya at talagang inagawan pa siya ng alak. Ngayon na lang uli sila nagkita after so many months. At masaya siya sa isiping wala siyang nakakapangsama ng loob o kahit panghihinayang man lang dahil malabo nang maging sila ulit. Ang overprotective naman ng ninong? At nakalimutan niyang sabihin pero nakakatawa mang pakinggan. Magiging ninong pa siya ng anak ng babaeng una niyang minahal at matagal na hinintay. Konti lang naman. Gusto lang kitang damayan. Wala na siyang nagawa pa ng kunin nito sa kanya ang bote. Now tell me, sino naman ang maswerteng babae? Porke ba umiinom, broken ha? Natatawang napailing siya pagkuway ikinuwento din dito ang dahilan ng paglalasing niya. Samantala, galit na pinanunood ni Kat ang dalawang tao na masayang nagkukwentuhan. Ang damuhong lalaki na yon. Hindi pa nga kami kinakasal ng bababae na kaagad. Mariin niyang naikuyom ang kamay. At bakit kung umakto siya ngayon ay parang nagsiselo siya na pinagtaksila ng kanyang asawa? Ipinilig niya ang ulo. Sino bang may sabing nagsiselo siya? Ni wala nga siyang nararamdaman para sa lalaking yon kundi sama lang ng loob. Nagagalit lang siya dahil ang binata ay masaya habang siya ay nagdurusa.
Mariin siyang napapikit ng ubusin ng laman ng alak. Panglimang bote niya na yata iyon at hindi niya na nga mapigilan ang sarili. Kahit nahihilo dala ng kalasingan, ay nagawa niya pa ring tumayo at lapitan ang fiancé niya kuno at ang babaeng kalandian nito ngayon. Hi there! Sabay na napalingon sa kanya ang dalawa. At gulat naman ang bumalatay sa mukha ni Lander nang makilala siya. Kath? Kilala mo siya? Lihim siyang napairap nang marinig ang maarting boses ng babae. Of course! Fiancé niya ako. Right, baby boy? Malanding initian niya ang binata pagkuway walang pasabing umupo sa kandungan nito. Hindi naman nakatakas sa pandinig niya ang malakas na pagsinghap nito, tila hindi talaga inaasahan ang ginawa niya. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Dagdag niya pa, hindi inaalintana ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Oh, I see. Ikaw palang maswerteng babae. Muli niyang nilingon ang babae at pinagtaasan ito ng kilay. Yes, at ikaw? Ikaw naman ang malas na babae. Dahil one of this day ay ikakasal na kami. Kaya kung ako sa'yo, lubayan mo na ang fiancé ko. Maghanap ka na lang ng ibang lalandiin mo. What? Hindi halos makapaniwalang tura naman ito. Rinig niya naman ang mahinang pagmumura ng lalaki. Alam niyang galit na ito at nararamdaman niya na down there. Kaya nga bigla siyang kinabahan. Kung magalit man ito ay wala siyang pakialam dahil mas lalo niya pa itong gagalitin. Pero kasi may isang parte ng katawan nito ang nagagalit na rin at hindi niya iyon nagugustuhan. Pasensya ka na sa kanya, lasing lang siya. Mahina ngunit may diin ang bawat salitang binibigkas nito. Balak niya na nga sanang tumayo kung hindi lang siya pinigilan ng matitigas nitong mga kamay. Puwersahan pa siya nitong iniharap upang magtagpo ang kanilang mga mata. Mag-uusap tayo. Kaagad itong tumayo, hawak siya ng mahigpit sa braso kaya hindi niya namagawa itong takasan. Pasensya ka na talaga, Trixie. Sige na, mauna na kami. Yun lang at mabilis na siya nitong hinapit palabas ng bar. Aray! Halos mapangiwi pa siya nang maramdaman ng sakit ng likod. Buong puwersa ba naman siyang itinulak nito sa nakasarang pinto ng sasakyan? Ano ba? Bitiwan mo nga ako? No! Hanggat hindi mo pinapaliwanag sa akin kung bakit kailangan mo pa kaming guluhin. Nagbabaga sa galit ang mga mata nito. Pagkat siyang napatawa, ang lalaking ito, ang tanging lalaki na hinawakan siya sa braso niya na wala man lang siyang paalam. Dahil ikakasal na tayo, lumalandi ka pa rin. Hindi ba't iyon naman ang dapat gawin ng fiancé mo? Nang uuyam niyang tanong. Matagal siya nitong tinitigan bago ito nagsalita. Una sa lahat, hindi kami naglalandian. At huwag kang umakto na parang totoong may namamagitan sa atin. Dahil pagkatapos naman kitang anakan, maghihiwalay din tayo. Pakiramdam niya ay nalunok niya ang sarili niyang dila. Bakit ba nasasaktan siya sa sinasabi nito? Totoo naman kasi yon. After niya ngang manganak, ay maghihiwalay din sila. Dapat ay maging masaya siya. Tutal ay hindi naman sa kanya mapupunta ang bata. Ang totoo niyan ay wala talaga siyang balak na mag-anak. Hindi niya kasi alam kung paano ba magpakaina. Dahil hindi niya naman iyon naranasan sa sarili niyang ina. Mas gusto nga niyang tumanda na lamang na dalaga. Kung bakit naman kasi ako pa ang napili ng mami mo na maging ina ng magiging anak mo? Magpasalamat ka na lang. Pagak siyang natawa dahil sa kayabangan ng boses nito. Okay, fine. Basta pagkasilang ko sa bata, maghiwalay na tayo kagad. Okay lang kahit hindi niya na ako makilala bilang ina niya. Wala rin akong balak na makilala pa siya. What? Hindi makapaniwalang tiningnan siya nito. Talaga bang nasasabi mong mga bagay na yan? Peke siyang natawa. Ikaw na rin ang nagsabi na malungkot ang buhay ko at walang nagmamahal sa akin, hindi ba? Kaya ano pang rason para magkaanak ako? Sigurado lang naman ako na magagaya din lang siya sa akin. Pasimple siyang tumingala upang maitago ang pangingilid ng kanyang luha. Kailan nga ba niya naramdaman ang maging masaya? Mariing tiningnan lang siya ng binata
Tila wala itong maapuhap na salita. Kaya naman saglit nakatahimikan ang namuo sa pagitan. At ngayon niya lang napatunayan na totoo ngang nakakabingi ang katahimikan. Mabigat ang loob na bumuntong hininga siya. Ano pang hinihintay natin? Siguro kailangan na nating unahin ang honeymoon para madali akong mabuntis, hindi ba? Malawak na nginitian niya ito. Isang ngiting hindi nito mapapansin na ayaw rin niya naman sa sinasabi niyang iyon. Samantalang mariin namang napailing si Lander, hindi siya halos makapaniwala na masasabi iyon ng dalaga. Ipinilig niya ang ulo, siguro ay dala lang ng kalasingan kaya nito nasasabi iyon. Nababaliw ka na! At bago pa nga ito muling makapagsalita, ay hinila niya na ito at sapilitang ipinasok sa kanyang sasakyan. Ihahatid na kita sa inyo. Wika niya habang ikinakabit dito ang seatbelt. Sigurado siyang hindi na nito naiintindihan pa ang mga sinasabi niya dahil ni hindi na nito maimulat pa maski ang sariling mga mata. Bakit ba kasi nagpakalasing ka eh? Hindi naman pala kaya. Iiling-iling siya habang nagmamaneho. Panaka-naka niya itong sinusulyapan. Iniisip niya kung paano ba ito makakauwi kung wala siya. Kinabukasan ay masakit ang ulo na nagising si Kath. Good morning, Miss Kath. Bati ng kapapasok pa lamang nakatulong niya. Nakangiti ito ng sulyapan niya habang may hawak na tray. Hot soup, pangtanggal ng hangover. Inilapag nito iyon sa bedside table. Paanong nakauwi ako kagabi? Tanong niya. Mariin niyang hinihilot ang nananakit na sentido. Mukhang naparami talaga ang inom niya kagabi. Hindi niyo po alam? Sinamaan niya ito ng tingin. Magtatanong ba ako kung alam ko? Ah, hehe, oo nga pala. Tipid na ngumiti si Mara. Ano ba yan? Nagagawa pa rin magsungit ng amo niya kahit nananakit na ang ulo nito. Si Sir Lander po ang naghatid sa inyo, ma'am. Ano? Buhat sa narinig ay mabilis siyang napatayo, pero dahil sa masakit nga ang ulo, ay kaagad din siyang napasalampak ng upo. Yes, ma'am. Pinapasabi niya rin po sa akin na after lunch daw po, magkasama kayong pupunta sa wedding organizer para po sa nalalapit ninyong kasal. Mahabang litanya ng babae pero ni hindi na iyon halos inintindi pa ni Kath. Dahil ngayon ay malinaw na sa alaala niya ang mga nangyari kagabi. Kakainis naman. Nakakahiya ka, Catherine. Naiinis na binatukan niya ang sarili. Kulang na lang ay hilingin din niya na lamunin na siya ng lupa para naman mabawasan ang hiyang nararamdaman niya. Isang oras na ang nakakalipas pero ni anino ng babae ay hindi pa nakikita ni Lander. Mukhang wala na yatang magpapakita sa aking babae ngayon. Mariin niyang naikuyumang kamao sa sobrang pagkairita. Ayos lang po ba kayo, sir? Bumaling ang tingin niya sa babaeng mag-o-organize ng kanilang kasal. Mukhang pati ang mga ito ay naiinip na rin. Yeah, I'm fine. Tumayo siya at humingi ng paumanhin na hinarap ito. I-cancel na muna natin. Mukhang hindi makakarating si Kath. Pasensya na sa abala. It's okay, sir. No worries. Napatingin naman siya, mabuti na lang at mabait. Kaagad na rin siyang nagpaalam sa mga ito at tinungo ang mansyon ng mga Sarmiento. Wala naman siyang balak na ipaalam pa sa mag-asawang iyon ang hindi pagsipot ng anak ng mga ito. Gusto niya na lang talagang mailabas ang galit sa babaeng iyon. Ang babaeng iyon na nga yata ang kauna-unahang tao na pinaghintay siya at sobra siyang naiirita. Po! Kanina pa po siya nakaalis. Ang paalam niya nga po, pupuntahan niya po kayo. Bungad sa kanya ng dalagang katulong na sumalubong sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali ay ito rin ang babaeng umalalay kay Kath kagabi papunta sa silid nito. Nalinti ka na talaga. Hindi niya na ito pinansin pa at kaagad ring nilisan ang lugar. Nanggigigil siya. Hindi siya makakapayag na basta na lang siya tratuhin ng ganun. Tatlong araw na lang ay kasal na nila at ayaw niyang magpahiya.
Pero kaagad din siyang natigilan sa naisip dahil nga lang ba sa ayaw niyang mapahiya kaya natatakot siyang hindi siputin ang babaeng ito? O gusto niya na rin ang idea na ikakasal sila at magiging mag-asawa? Mariin niyang ipinilig ang ulo. Ano bang nangyayari sa kanya? Of course, yung una ang tamang dahilan at wala ng iba. Mukhang may tama pa siya ng alak hanggang ngayon, buhat kagabi. Masayang pinagmamasdan ni Kath ang mga batang naghahabulan sa park. Sa halip na siputin si Lander ay mas pinili niyang doon na pumunta. Ang park na lang na ito kasi ang nagsisilbing stress reliever niya. Talagang nakakatuwang panoorin ng masasayang mga bata. Idagdag pa ang tawa ng mga ito na parang musika sa kanyang pantinig. Iisipin ko na lang na natutuwa ka sa mga batang yan kaya hindi mo ako sinipot. Napawi ang ngiti niya nang marinig ang boses na yon. At tama nga siya sa hula niya nang tingnan niya kasi ang binata ay madilim na ang aura nito. Magkakasunod siyang napalunok ng laway. Paanong hindi? Muli na naman niyang naaalala ang mga sinabi at ginawa niya kagabi. Talagang nakakahiya. Pero sana, huwag mo na akong ipahiya sa araw ng kasal natin. Walang pasabi itong umupo sa tabi niya habang siya nananatiling tahimik lang. Ano ba kasing dapat niyang sabihin? Huwag mo na kasing ipahalata na masyadong gustong-gusto mo akong pakasalan. Sarkastiko niyang saad. Maganda ang lahing meron ka, so bakit hindi? Balak niya na lamang itong inisin. Bakit parang siya pa yata ang maiinis ngayon? Sinalubong niya ang mga tingin nito. Hindi siya nagkamali. Talagang nakakapanghina ng mga tuhod ang mga titig nito. Yun bang parang binabasa ang nasa loob niya? Huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga ako tatakas. Mahal ko kaya sina mommy. Nakangiti siya habang sinasabi ang mga salitang yun. But deep inside her, alam niyang sobra siyang nasasaktan. Ayaw niya ng kasal pero dahil mahal niya ang mga magulang niya, kailangan niyang gawin yun. Ang bait mo naman palang anak eh. Sarkastiko nitong wika. Pero kasi, ayoko ng ganung dahilan. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya, lalo na nang makahulugan siya nitong tiningnan. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang nakuhang sagot mula rito, sa halip ay mataman lang siya nitong tinitigan. Hindi niya tuloy maiwasang wag mailang. Ilang minuto din siguro silang binalot ng katahimikan bago ito tumayo. Gawin na natin yung sinabi mo kagabi. Ang ano? Nasapo niya kaagad ang kanyang dibdib nang mabilis na tumibok ang puso niya. Mukhang alam niya kung anong ibig sabihin nito. Bakit naman kasi nasabi niya pa yun kagabi? Looks like alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Pilyo itong umisi sa kanya. Lasing ako kagabi. Nag-iwas siya ng tingin. Okay, baby girl. Kaagad na nag-init ang pisngi niya sa kanyang narinig. Teka, hanep pa, kinikilig ba siya? Ano ba? Tigilan mo nga ako, Mr. Montesilio. Malakas na napahagalpak ng tawa si Lander nang makita ang namumulang mukha ng dalaga. Oo na, alam niyang magkaiba ang cute sa maganda pero parehong si Catherine iyon. At hindi niya mawari ang sarili. Parang bigla ay gusto niyang laging nakikita ang ngiti at kislap sa mga mata nito. And God knows kung gaano niya pinagsisisihan ang mga nasabi niya rito noon. Dahil alam niyang hindi naman iyon totoo. Dahil syempre, one of these days ay maaamin niya na rin sa sarili niya na mahal niya na rin ito. Kagabi niya lang napagtanto nang tawagin siya nitong baby boy. Bigla na lang kasing bumilis ang tibok ng puso niya. At oo na nga, kinikilig din siya kagabi sa isiping ipinagdadamot siya nito. At syempre pa, hindi naman siya papayag na siya lang ang mai-in love. Gagawin niya ang lahat. Mahalin din lang siya nito. Madali niya namang na-realize ang nararamdaman, pero sisiguraduhin niyang wala na iyong katapusan. San mo ba talaga ako dadalhin? Hindi na mabilang ni Catherine kung ilang beses niya na iyong itinanong sa binata. Pero wala naman siyang nakukuhang matinong sagot mula rito. Sa lugar kung saan hindi mo ako matatakasan. Naiinis na tiningnan niya ito. Nauubusan na talaga siya ng pasensya. Wala nga kasi akong plano na takasan ka. Kapag ginawa ko yun, siguradong wala na talagang pag-asa na mahalin pa ako ni mami.
Kaagad na naging seryoso ang mukha ni Lander nang marinig nito ang sinabi niya. Kaya naman naiilang na nag-iwas siya ng tingin. Naniniwala akong lahat ng magulang, mahal ang kanilang mga anak. Maya-maya ay wika niya. Eh di sana all. Pagak siyang tumawa upang itago ang lungkot na nadarama. Totoo yun. Patutunayan ko sa iyo yan. But for now, matulog ka muna. Medyo malayong magiging biyahe natin. Alam kong may hangover ka pa. Napangiti siya. Well, at least, nahimigan niya ang pag-aalala sa boses nito. Kung sana lang ay palagi silang maayos mag-usap, sarap lagi sa pakiramdam. Wow, ang ganda naman dito! Napangiti si Lander habang pinagmamasda ng babaeng masayang nagpunta sa dalampasigan at nagpaikot-ikot habang ninanam namang sariwang hangin. Pag-aari mo rin ba to? Hindi. Kay Kuya Alas ito. Ah, ang ganda naman dito. Maganda siguro kung dito gaganapin ang kasal natin, no? Beach wedding. Masigla pa rin na wika nito. Kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan papunta sa tutuluyan nilang cabin. Yun ba ang gusto mo? Tanong niya. Saglit naman itong natahimik pagkuway marahang tumango. One of my dream? Tapos may mga puting paru-paro na lumilipad sa paligid? Ang ganda! Nakakataba ng puso. Tila nangangarap na tugon niya, may pagpikit pang nalalaman. Para namang hinaplos ang puso ni Lander habang pinagmamasda ng nakapikit na babae. Nakangiti pa ito habang nasisinaga ng araw. Pakiramdam niya tuloy ay anghel ang nasa harapan niya. Okay, sige. Kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Kaagad na nagliwanag ang mukha ni Catherine sa kanyang narinig. Talaga bang tama ang narinig niya? Matutupad na ang isa sa mga pangarap niya. Sa sobra nga niyang tuwa ay mabilis niya itong nilapitan at sinunggaban ng mahigpit na yakap. Ramdam niyang natigilan ang binata sa ginawa niya. Tila hindi inaasahan ang gagawin niya at dahil nakalapat ang mukha niya sa malapad nitong dibdib ay rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng puso nito. Ilang minuto din siguro silang magkayakap sa gitna ng daan. At kung hindi pa tumikim ang binata, ay wala pa talaga siyang balak na humiwalay rito. Bakit ba? Sarap kaya nitong yakapin? Palihim din niyang natsyansingan nang hawak ang matigas nitong mga braso. Kasalukuyan siyang nanunood ng Barbie habang si Lander naman ay saglit na nagpaalam sa kanya. Tatawagan daw nito ang mga bodyguard para ibilis sila ng dinner. Dahil pareho silang hindi marunong magluto. Oh, bakit nakabusangot ka? Pinaningkitan niya ng mga mata ang binata. Talaga bang nagtanong ka pa? Bakit nga? Umupo ito sa single sofa at tumingin sa TV. Napangiwi ito nang makita ang pinapanood niya. Barbie? Ano ka ba? Bata ka ba? No bang pakialam mo? Walang basa ganang trip? Naiinis na inirapan niya ito. Sabi na nga ba at aasa rin talaga siya nito kapag nakita ang pinapanood niya. Ayaw ko niyan, akin na ang remote. Mabilis itong bumaling sa kanya at umaktong kukunin ang remote ng TV. Pero mabilis niya iyong naitago sa kanyang likod. Ayoko nga, umalis ka nga dyan, nanunood ako eh. TV ko yan, babae. Baka nakakalimutan mo. Pagmamatigas naman ito. Sabi ng ayoko nga. Sumampa siya sa sofa pagkuway itinaas ang remote. Pero kapag naabot mo, sayo na. At ewan ba kung anong pumasok sa utak niya para sabihin iyon. Try me. Pilyo itong umisi sa kanya. Tulad ng inaasahan ay sumampa rin ito sa sofa at mabilis siyang nilapitan. Mas matangkad ito sa kanya pero maleksi naman siya kaya mabilis din niyang naiwasan ang kamay nito na akmang kukunin ang hawak niyang remote. Ah, ganon! Hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Hinapit siya nito sa bewang at pagkuwan ay kinilite. Tuloy ay malakas siyang napatili. Kahinaan niya talaga kapag kinikiliti siya. Ibigay mo na kasi sa akin ang remote na yan. Pagpupumilit nito. Ayoko nga. At dahil patuloy ito sa pangingiliti sa kanya, kaya nanghihinang napaupo siya at dinaganan ng remote. Ang kulit mo ha.
Ang akala niya ay titigilan na siya nito pero mas lalo pa siyang napatili nang puntiriyahin naman itong kilitiin ang leeg niya. Para tuloy silang mga batang nagkikilitian sa ibabaw ng sofa. Gotcha! Natigil lamang sila nang sa wakas ay maagaw na sa kanya ng binata ang remote. Kaagad na tumayo ang binata na dala ang remote at nagtatakbo palayo sa kanya. At dahil hindi naman siya papayag na matalo, hinabol niya ito. At ang maabutan ay kaagad na sinunggaban. Pero kung minamalas nga naman, pareho silang na out of balance. Kaya pareho din silang bumagsak sa sahig. Okay lang sana kung bagsak lang. Ang kaso, aksidente kasing naglapat ang kanilang mga labi. Para tuloy silang nasa eksena sa TV, kung saan pareho silang natigilan. Tapos siya pa ang nasa ibabaw ng lalaki. Nang matauhan ay akma na siyang tatayo pero hindi rin naman nangyari dahil mas lalo siyang hinapit ni Lander. Hinawakan nito ng mariin ang batok niya upang mas magdikit ang kanilang mga labi. Mariin niya na lang na naipikit ang mga mata at dinaman na lang ang malambot na labi nito. Hindi pa nakontento ang lalaki, pinagpalit pa nito ang posisyon nila. Ngayon ay siya naman ang nasa ilalim niya. Kapwa kinakapos ng hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pero nanatili pa rin sila sa ganong ayos. Pakiramdam ni Catherine ay aatakihin siya sa puso habang sinasalubong ang mga titig ng binata. Ngayon kasi ay dahan-dahan na namang lumalapit ang labi nito sa kanya. At sino naman siya para tumanggi sa grasya? Marahan niya na lang na ipinikit ang mga mata at hinintay na muling maglapat ang kanilang mga labi. Pero hindi na rin muli pang natuloy dahil kaagad nang tumunog ang doorbell. Nahihiya tuloy na nagbulat siya ng kanyang mga mata. Storbo. Hindi nakalagpas sa pandinig niya ang sinabing yun ni Lander. Bago siya nito tinalikuran at tinungo ang pinto. Natatawa na lang na pinagmasdan niya ito. Nakabusangot kasi habang naghahanda ng kanilang makakain. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Mariin niyang naitikom ang bibig nang marinig ang inis sa tono nito. Masama bang umiti? Aba, at hindi naman siya papayag na basta na lang siyang sungitan nito. Matapos mo kong halikan, susungitan mo pa ako? Very wrong. Iiling-iling na inasar niya pa ito. Yun na nga ang problema. Pitin ako sa halik. Munti ka na siyang mabilaukan sa kanyang narinig. Talaga bang sinabi nito sa kanya ang mga salitang yon? Pero di bali na. Mauulit pa naman yun mamaya, di ba? Nakangiting kinindatan pa siya nito. Mukha mo. Good morning, love resort. Masiglang bumangon si Catherine at humarap sa salamin. Ngayon ang ikadalawang araw niya sa resort na ito at masasabi niyang sobra siyang nag-e-enjoy dito. Sino namang hindi mag-e-enjoy? Para siyang reyna dito. Lahat ng gusto niya ay sinusunod ng hari niyang si Lander. Ngayon niya lang talaga napatunayan na hindi totoo ang bansag ditong bad billionaire. Paano bang naging bad ang isang gentleman? Ang ganda ng gising natin ah. Munti ka na siyang mapatili sa gulat nang bigla na lamang siyang yakapin mula sa likuran ng lalaking palaging laman ng isip niya. Ginulat mo naman ako? Pabirong tinapik niya ang kamay nito na nasa bewang niya. Sa loob nga rin pala ng dalawang araw ay mas lalo lamang silang naging close sa isa't isa. Eto nga at nayayakap na siya. Bukas na ang kasal natin. Malambing nitong wika at ipinatong pa nito ang baba sa balikat niya. Saglit naman siyang pumikit upang damhin ang init ng yakap nito. Wala ka bang nakalimutan? Wala naman. Nagtatakang hinarap niya ito. Pero sa pagkakaalam ko, bawal tayong magkita, di ba? Baka kasi hindi matuloy ang kasal? Depende na lang yun kung hindi ka sisipot. Nakangusong umupo ito sa dulo ng kama. Natatawa namang piningot niya ang ilong nito. At bakit naman ako tatakas at hindi sisipot, mister? Dahil hindi mo ako mahal? Napangiwi ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya rin malaman kung bakit kay bilis na naman ang tibok ng puso niya.
Siguro nga ay dahil kahit kaunting panahon lamang ang pinagsamahan nila, aaminin niyang mabilis itong nagkapuwang sa puso niya. Biro lang. Bumalik siya sa wisyo nang marinig ang pagtawa nito. Saglit lang ako mawawala. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo dito. Nakapamulsang tumayo ito pagkuway nilapitan siya at marahang hinalikan sa noo. Napapikit naman siya nang maramdaman ang init ng labi nito. Nagtatakang nilibot ng tingin ni Catherine ang paligid. Hindi niya maiwasang huwag magtaka. Bakit parang walang tao? Sinara ba ni Kuya Alas ang resort? Nagtatakang tanong niya sa kanyang sarili. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Masaya sana at makapag-e-enjoy siyang mamasyal kung marami siyang taong makikita roon. Pero okay na din yun. At least ay makakapag-isip-isip siya ng maayos dahil na rin sa tulong ng sariwang hangin. Pero mukhang hindi yata matutuloy ang plano niya. Kaagad kasing naagaw ng atensyon niya ang dalawang taong nag-uusap di kalayuan sa pwesto niya. Samantalang katatapos lang makausap ni Lander ang mga kapatid mula sa kabilang linya. Sinabi nga ng mga ito na on the way na daw papunta sa resort. Bukas pa kasi ng hapon gaganapin ang kasal nila. Pero hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit siya masigla. Kaarawan lang naman ngayon ang babaeng bigla na niya lang nakilala, nakaaway at ngayon ay bigla ring pakakasalan. At alam niyang posible itong maniwala. Pero ngayong araw niya na rin kasi balak na magtapat ng damdamin sa dalaga. Wala nang dahilan pa para ilihim niya ang nararamdaman. Gusto niya na bago sila ikasal ay alam na nito ang totoong dahilan kung bakit niya talaga ito pakakasalan. Pero mukhang masisira pa yata. Nasa harapan niya lang kasi ngayon ang babaeng matagal niya nang inalis sa buhay niya. Lander? Rachel? Anong ginagawa mo rito? Salubong ang kilay na tiningnan niya ito. I miss you, babe. Please, bumalik ka na lang sa akin. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. Hindi niya yun inaasahan kaya hindi kaagad siyang nakaiwas. Umatras ka na lang sa kasal niyo. Ako na lang ang pakasalan mo, please. Hindi hamak na mas magaling naman ako mag-alaga kaysa sa kanya. Naririnig mo bang sinasabi mo, Rachel? Naiinis na tinulak niya ito palayo. Please, kahit ano gagawin ko, ako lang ang piliin mo. Parang linta na nagpumilit itong yumakap sa kanya. Mahina siyang napamura. Sisiguraduhin niya talagang mawawalan lahat ng trabaho ang mga gwardiya niya. Kabilin-bilin niya sa mga ito na huwag magpapasok ng kahit sino. Hindi kita titigilan, Lander. Alam ko na mahal mo rin ako. Parang baliw na wika pa nito bago siya nilapitan at siniil ng halik. Mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang buhok kahit hindi kaagad niya ito magawang itulak. At talagang dito niyo pa naisipang maghalikan? Mahina ngunit may diing wika ni Catherine nang lapitan niya ang mga ito. Kaagad namang humiwalay ang linta kay Lander bago siya nang aasar ng inisian. Ano bang pakialam mo? Maghahalikan kami kahit saan namin gusto. Nagkiskisan sa galit ang mga ngipin niya. Shut up, Rachel! Saway naman dito ng binata. Anong sinabi mo? Wala ka talagang delikadesa, no? Alam mong ikakasal na yung tao, hahabulin mo pa rin? Ang pangit mo na nga, mas lalo mo pang pinatutunayan. Mabilis na nilapitan niya ito at malakas na sinampal. Hindi pa siya nakontento roon dahil hinila pa niya ang buhok nito at kinaladkad palabas ng resort. Ang dapat sa'yo, dalhin kung saan ka nararapat. Kulang na lang ay magbuga siya ng apoy dahil sa galit na nararamdaman. Ni hindi niya nga pinansin ang bawat pagtawag sa kanya ni Lander. Aray, ano ba? Lander, please help me! Baka ubusin niya ang buhok ko! Mas lalo lang niyang hinigpitan ang paghigit sa buhok nito. Uubusin ko talaga yung buhok mo. Sigaw niya dito pagkuway binalingan ng lalaki. At ikaw, aawatin mo ako? Matalim na tiningnan niya ito. Magkakasunod namang napailing ang binata. Hindi, Kath. Sige, gawin mo ko anong gusto mong gawin. Alam mo namang palagi lang ako nakasuporta sa'yo. Ah, dapat lang. Saad niya bago ito inirapan.
muli niyang hinarap ang babae na konti na lang talaga ay paiyak na. Let me go! Ano ba? Pilit nitong hinawakan ng kamay niya. Fine! Huminga muna siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Bibilang ako ng tatlo. Dapat nakatakbo ka na. Isa! Hindi pa nga siya nakakadalawa ay matuli na nga itong tumakbo. Malandi pero takot sa sabunot. Ang galing naman ng fiancé ko. Naiinis na nilingon niya ang binata. Malawak ang pagkakangiti nito habang pumapalakpak. Pero hindi sapat na dahilan yun para matuwa siya dito. Mas lalo lang siyang naiinis. Kung makapalakpak ito ay parang hindi nakagawa ng kasalanan. Magaling! Pag-uulit niya sa sinabi nito habang unti-unti itong nilalapitan. Oo naman, ang galing mo. Napangisi siya pagkaway tumigil sa harapan nito. Mukha mo. Aniya habang sinipa ang nasa pagitan ng hita nito. At ang malakas na hiyaw nito ang pumailan lang sa tahimik na resort na iyon. Nakangiti si Kath sa harapan ng salamin. Hindi niya akalain na magiging masaya at maganda pa pala ang araw na ito para sa kanya. May pa-surprise birthday party pala para sa kanya ang mga magulang. Natutuwa din siya at kasama ng mga ito ang katulong niyang si Mara, pati na rin ang nanay nito. Buong maghapon ay para siyang nasa cloud nine lang. Nagkasundo na kasi sila ng kanyang mga magulang. Nagulat rin siya nang bigla nilang lumuhod ang mga ito sa harapan niya at humingi ng tawad sa kanya. Alam niyang walang kasalanan ng mga ito. Nagkulang lang talaga. Pero ngayon naman ay naiintindihan niya na busy lang talaga ang mga ito sa trabaho nila. Buong maghapon din pala niyang hindi pinapansin si Lander. Ang ganda naman kasi ng pa-birthday nito sa kanya. Ang buong akala pa naman niya ay may nararamdaman na rin ito para sa kanya. Ma'am, bilisan niyo na po dyan. Nakarating na raw po ang magkakapatid na Montesilio. Kinikilig ako. Halos mapuno ng tili ang buong silid na yon ni Mara. Magkababata sila kaya pareho silang fans ng mga Montesilio brother. Ang buong akala niya nga noon ay anim na magkakapatid lang ang mga ito kaya hindi niya talaga akalain na kapatid ng mga ito ang mapapangasawa niya. Really? You mean andyan na rin si Solomon? Halos magningning naman sa tuwa ang mga mata niya. Of course, si Solomon ang pinakabet niya sa lahat. Jolly kasi itong tingnan at iyon talaga ang katangiang gusto niya sa isang lalaki. Yes, madam, pero huwag mong kakalimutan na may pamilya na siya, ha? Natatawang inirapan niya ito. Hindi ko naman siya aahasin eh. Tsaka, duh, magiging Mrs. Montesilio na din kaya ako, no? She said, then plucked her hair. Ay, kaloka. Sana all na lang, madam. At sino mag-aakala na magiging bayaw mo pala ang hatis ng mga yun? Ganun talaga kapag mahal ka ni Lord. Inirapan niya pa ito. Natatawa na lang ito sa ginawa niya. Sanay naman kasi ito sa kamalditahan niya. Matapos niyang masiguradong maglalaway na sa suot niya si Lander, ay inaya na niya si Mara palabas ng silid. Maingay at mailaw ang nabungaran nila sa malawak na bakuran ng hotel. At tama nga si Mara. Naando na ang lahat ng magkakapatid kasama ang mga asawa nito. Kusang dumapo ang paningin niya sa super crush niya. May kasama itong cute na babaeng maliit na sa tingin niya ay asawa nito. Solomon? Ay! Halos maagaw niya ang atensyon ng mga tao roon pero wala siyang pakialam dahil mabilis niyang nilapitan ng gwapong lalaki at kaagad iyong niyakap. Rinig niya pa ang pagsinghap ng mga tao sa paligid. Finally, na-meet din kita. Alam mo bang super crush kita? Ang gwapo mo pala talaga sa personal. Nanggigigil na pinisil niya pa ang pisngi nito. Hi, salamat. Pero kasi ganito kasi yan. Mahal ko pa kasi ang buhay ko. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito sa kanya. Kasabay noon ang paglayo nito sa kanya. At nang tingnan niya ang babaeng kasama nito, ay halos matawa siya. Ang sama kasi ng tingin nito kay Solomon. Parang anytime ay magkakaroon ng World War 3. Via, kita mo naman, siyang yumakap sa akin. Aray! Wala akong pakialam. Singhal ni Via, pagkuway piningot nito sa tenga ang lalaki at hinila palayo sa kanila.
Natatawa namang hinabol na lang nila ng tingin ang mga ito. Mukhang hindi lang yata si Solomon ang kailangang magpaliwanag. Napalingon naman siya kay Alas nang magsalita ito. Nagtaka pa siya nang may sinenyasan ito sa likod niya at nang lingunin niya ang mga iyon ay halos manginig sa kaba ang tuhod niya. Si Lander, mariing nakatingin sa kanya habang madilim naman ang aura. At nanghihina siya, hindi dahil sa takot siya kundi sa kagwapuhan nito. A mad handsome. Super crush pala ha. Sarcastic na wika nito bago siya tinalikuran. Malalim naman siyang napabuntong hininga. Dapat ay siyang susuyuin ito dahil nahuli niya itong may kahalikang iba. Pero mukhang siya pa yata ang kailangang manuyo ngayon. At paano niya naman matitiis na magtampo sa kanyang gwapong nilalang na ito, di ba? Big deal ba yun? Ayaw mo nun hinahangaan ko kapatid mo? Tumigil ito sa paglalakad pagkuway hinarap siya. Big deal talaga. Ayokong may iba kang hinahangaan, dapat ako lang. Okay, yun lang naman pala eh. Kadali namang gawin yan. Kibit balikat niyang tugon. Akala niya ay okay nang sinabi niya pero ganun na lang ang pagtataka niya nang bigla na naman siya nitong talikuran. Hoy Lander, ano ba? Pero patuloy pa rin ito sa paglalakad. Isa, kapag hindi mo tinigilan yung kaartehan mo, makikita mo. Pagbabanta niya pero hindi man lang tumalab dito iyon. Ano ba? Nauubos na talaga ang pasensya niya. Nakarating na nga rin sila sa dalampasigan sa kahahabol niya dito. Hindi naman siya na-inform. Mahirap palang suyuin ito. Mr. Montesilio, ano ba? Naiinis na talaga siya. Okay, fine. I love you. Mahal kita. Kahit nakakainis ka. Mahal kita kahit na pinahiya mo ako noon. Mas mahal kita kahit na may kahalikan ka pa kaninang umaga. At sobrang mahal kita dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin ha. Kamahal-mahal pala ako. Tuluyan ang huminto sa paglalakad si Lander. Narinig na niya ang gusto niyang marinig mula rito. Ano pa bang inaarte niya, di ba? Nakangiting hinarap niya ang babae. Ang babaeng hindi naman niya ginusto pero hindi niya akalaing mamahalin pala niya ng husto. Okay na. Humakbang siya palapit dito. Wala nang bawian yan ha. Mahal mo na rin ako. Tsaka dapat ako lang din ang crush mo. Mas gwapo kaya ako dahil ako ang bunso sa lahat. Pareho silang natawa sa sinabi niyang yon. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat nito habang hinawakan naman ng isa niyang kamay ang baba ni Kath upang makita niya ng maayos ang napakaganda nitong muka. Pero alam mo ba, mas mahal kita. Puno ng sinseridad na wika niya. Mas mahal kita dahil kahit ikaw ang pinakapilya kong nakilala, hindi ko pa rin magawang magalit sa'yo. Mahal kita dahil bibigyan mo ko ng 3 anak. At mas mahal kita dahil mahal kita. Dagdag niya bago dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa mukha nito. At segundo lang ay muli na namang naglapat ang kanilang mga labi. Sino ba namang mag-aakala na may tao pa palang magmamahal sa isang pilyang katulad niya? Nakilala niya man ito sa nakakagalit na panahon pero at least nauwi naman iyon sa nakakakilig na sitwasyon. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aabang